ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi partner. Hi partner. So your outfit today is inspired by the farmers. Ay talaga. Magtanim ay bibiro, maghapong nakayo ko. Ay, kasi may saya, hindi mo nakita. Saya ba yan? Ba't ang ikse? Saya. Sayang, sayang kita. Sayang, sayang yung tela. Sayang yung tela kasi dapat ano yan eh. May nagsusuot talaga yan. Dapat talaga ano siya eh. Palda siya. Ito po yung saya ng mga malalande. Yung ang pwedeng liit. Halitin. Ang liit. Oo, di ba? Yung pasilip, gano'n. Yan, pasilip. Yung tipong hahanginin tapos may makikitang maitim, gano'n. Pasilip. Ganyan. Anong tawag dyan? Ano nga? Saya. Saya, hindi saya yan eh. Alin, tapis. Ito? Tapis. Tapis. Oo, yan. Tapis pala. Tapis. Na nagbibigay ng saya. May pilit lang yung saya. Kainis. Candidate number one. Di ba ganyan yan eh? Tapos ano, tatanggalin para yung makita tapis. Yung panty. Oo, ganun. Makita yung panty. Tatanggalin yung tapis para makita yung ano, yung kabuuan ng kaseksihan. Oo, bakit mo naman naisip magsuot niyan today? Bakit naman hindi? Kasi, para anong meron? Wala. Bakit, alam mo, partner, nagtataka pa rin ako, ba't nagtatanong ka pa rin sa mga outfitan ko? Ba't nagugulat pa rin ako kahit matagal lang kasama. Talaga ba? 19 years na tayo together. Hindi ako magugulat, baka next week naka-dragon ka. Yun siguro, partner, magulat-gulat ka pa. Pero yung mga ganitong asing mga outfit, hindi naman to dapat magulat ka. Yung tipong papasok ako dito, may gas yung bibig mo, tapos pagbuga mo sa akin, may apoy na. True. Yun, dun magulat ka, partner, kasi ibig sabihin, parang nagdesisyon na talaga akong maging isang ganap na magician, di ba? Pero mga ganitong outfit, mga palikpek, patapis, pasaya, hindi ka na dapat nagugulat. Hindi kasi nakukulangan talaga ako. Eh. Saan ka nakukulangan? Dapat, at alam ko lang ngayon kulang-kulang ka. Ba't ako kasali? Ba't ako kasali dyan? Hindi, para maging ganap yung suot mo today, dapat may dala kang bilao o kaya basket of vegetables. Basket of onions. Para mayaman. Ah, pwede, oo. Diba? Pangmalakasan. Pangmalakasan. Tapos tinanong, saan ka galing? Namalengke ko. Tapos ganyan yung outfitan mo, no? Kasi rich kid ako. Oh, diba? Pinalengke ko, puro onions. Oh, diba? Alam mo, yung mga niluluto na namin, wala na ng mga sibuyas, kaya naman pala. Dati, di ba, para pag nagisa ka, onion, garlic, parang yun na automatic, yun yung una. Oo. Carry pala, kahit walang sibuyas, ayos na din. Ganun hindi, tatapik-tapik mo lang sa kilikili mo, pwede na. Pwede. May ikaw ano yun, ikaw siguro. Try mo. Para magkalasa din ng sibuyas. Try mo partner, tapos sabihan mo ako, para tatapik din ako sa kilikili mo. Masarap naman, no? Parang ano, try mo na. Parang sila ng amoy. Sige, go. Go push natin. Uy, Friday na po mga kabisyo. Yung akala mong hindi matapos-tapos yung isang linggo ng trabaho, isang linggo na sandamukal na mga naghahabol ng mga test sa eskwelahan. Oh, edi Friday na po. Yes. Oh, 'di ba? Natatapos talaga, walang forever talaga ng umiikot. Umiikot ang takbo ng buhay, takbo ng mundo. Yes. Temporary ang mga bagay-bagay. Yung stress mo, temporary. Yung mga araw, temporary. Diba? So ngayon, Friday na naman. Tama. Pasasaan pa at magpapahinga din tayo pare-pareho mamaya. At ang bukas hanggang Sunday. Ang weekend ay temporary din. Oo. So ano, kung ano yung kailangan mong gawin para sumaya ka. Diba? Lalarga, kakain ng masarap, magluto ng masarap, matutulog ng mahaba. Yes. Yeah, diba? Gawin po natin yun. Kasi temporary lang din yung weekend. Ganun. Totoo yun. So, madaling salita, every day na nare-receive po natin, i-maximize natin, i-enjoy natin yan. It's a blessing. Yes, kasi lumilipas eh. Yung Friday ngayon ay wala nang
ganitong klase ng Friday sa mga susunod na araw. Mm-hmm. Yung Friday mo today ay Friday mo lang today. Ganun. Totoo. Iba yung Friday ngayon sa Friday next week. Yes. At lagi nating sinasabi na sana abutin natin yung susunod pang Friday. Yes. Diba? So, wag na muna nating isip. Wag muna tayo mag-fast forward. Diba? Every day na tayo po ay gising. Every day na tayo nakakarinig. Tingnan po natin yung ating mga kamay. Yan, diba? Yan. Minsan we take for granted eh. Hindi kasi we take for granted our fingers. Sa totoo lang kung wala kang kamay, diba? Imaginein mo, may mga tao na kinakaya nila kasi talagang nagkaroon sila ng kapansanan at nabibilib tayo sa kanila, diba? Pero tayo na merong mga kamay, kompleto yung mga daliri, diba? Parang hindi natin siya masyadong, hindi masyadong pinapansin at pinagpapasalamat. Diba? Totoo. Our fingers are very important. Diba? Yeah, diba? Napapasaya nito ang buhay natin at ang buhay ng iba. Correct. Finger is life. Ba't parang ang pangit? Bakit parang hindi maganda nung lumabas? Pag ikaw nagsabi, iba talaga yung dating. Finger is life. May ibang ibig sabihin. Finger is life. Kasi imaginein mo, wala kang daliri. Totoo. Ako lagi ko yung ano, paano magbubukas ng umbrella, ng payong. Oo. Kung walang mga daliri. Apakahirap, di ba? Yun nga, may mga daliri, ang hirap-hirap na eh, di ba? May mga ganong mga payong na nanlalaban. Totoo. What more yung talagang wala kang mga daliri. So yan, alam mo yung daming dapat ipagpasalamat. Naririnig mo kami. Kung ikaw ay may malakas na internet connection, nakikita mo din kami. Kasi yes, meron kang pang FB, meron kang data, di ba? So ang dami-daming dapat na ipagpasalamat. And let's just take each day at a time. One day lang po. Ganun. Kasi hindi naman natin alam yung susunod. So ito lang, ito kung ano meron tayo ngayon. Yan, correct. Ito 'yon. Napakagandang reminder noon mga kabisyon, no. Sa atin, i-remind natin yung mga sarili natin kung na ikaw mag-finger. Magpasalamat sa fingers. Sorry. Naubutuloy. Na magpasalamat sa fingers. Oo. Ah, okay. Oo. Linawin lang ang mga bagay-bagay. Oh, medyo naguguluhan lang tayo ngayong umaga na to, pero may tatawid natin to. Kasi medyo ano talaga, may konting sipon. So parang medyo block yung mga ano ko eh, mga brain cells. Sorry po, na-miss yung word. Magpasalamat pala sa fingers. Okay. Go. Diba, magandang i-remind yung mga sarili natin. Kung ikaw merong hindi magandang pinagdadaanan ngayong oras na ito o ngayong araw na ito. 'Di ba? Tingnan mo yung mga bagay, umpisahan mo muna sa katawan. Mm-hmm. 'Di ba? Nabanggit mo partner yung mga fingers eh. Totoo 'yun, ilan ito sa mga body parts na taken for granted. Parang wala lang, hindi natin siya ipinagpapasalamat na kompleto sila. Oo. Na nakakapag cellphone tayo, scroll up, scroll down, 'di ba? Kasi may mga fingers tayo, yung ganun. Isipin mo kunyari may Makati kang body parts, 'di ba? Mm-hmm. Paano mo kakamutin? 'Di ba? Ang hirap kaya tiisin ng kate. Totoo. Pasalamat tayo sa mga daliri na natin. Kung bakit ang pangit? Kanila, may kate, may fingers. Inumpisa mo kasi. Inaalain ko lang. Okay. Sa mga examples na binigay mo. Sige. Diba? Tama naman yun. Tama yun. So, umpisa natin. Head to toe. Lahat to, kung nagpo-function o nang okay, masasabihin mo sa sarili mo, Lord, thank salamat. Lord. Okay pala ang buhay ko. Tama. Diba? At matatabunan nito yung ilang problema ang pinagdadaanan mo. Tsaka alam nyo po, siguro isang dapat nating matutunan yung may mga bagay na hindi na dapat na pinoproblema. Alam mo yun? Oo. May mga bagay na hayaan mo na lang, i-let go mo na lang. For example, nainis ka kasi parang hindi na good morning sa'yo yung guard, di ba? Yung mga iba parang, nakakainis naman, nag-good morning sa iba, pero sa akin hindi. Ano ba? Gadali mo pa ba yung buong araw? Kumbaga, piliin mo lang yung mga bagay na mahalaga. Yung bagay na mahalaga na magtatawid sa'yo sa buong araw ng maganda. Totoo kasi, yun. Kasi kung alam mo sa sarili mo na, at magiging dahilan nito para ma-stress ka, ma-haggard ka, 'di ba? Bakit mo? Why will you allow it, 'di ba, to enter into your system? Totoo ba 'yan? Kate finger enter. Bakit ganun ang daming keywords? Basta ako naka-move on ako. Sorry, naibalik ka lang pala. Totoo 'yun, no? Halimbawa, ano ba 'yung mga binigay nating example kahapon? Nawalan ka ng 100 pesos. Mm-hmm. Yes, we understand. Nakakainis 'yun, nakakalungkot, lalong-lalo na kung last piece mo na 'yon, 'di ba? Mm-hmm. Nalaman ng wallet mo 'yung 100 pesos na 'yon tapos mawawala pa. Nakakalungkot. Pero pwede nating ibaguhin 'yung mindset natin eh. Oo, nawalan tayo, pero pwede pang kitaan 'yung perang 'yon. Yeah. 'Di ba? Pwede pang gawa ng paraan. Correct. At higit diba sa lahat, may lesson kang napulot doon.
Huwag patanga-tanga sa pera mo. Maging mas diba? Maingat sa pera mo. Kaya nga, di ba, kapag actually may mga pinagdadaanan tayo, mga pagsubok, di ba? In all fairness, medyo higher level of thinking o kaya mas, alam mo yun, mas mataas na level ng pag-iisip. Pero kung tutuusin, di ba, kapag may pinagdadaanan ka mga pagsubok, mga trials, blessed ka rin eh. Bakit? It teaches you perseverance. Tinuturuan ka nito na... Spell perseverance. Red na lang. It teaches you the color red. It teaches you to be brave na lang, brave. Wag na pala yung perseverance. Brave na lang. It teaches you to be strong. Strong na lang, strong. Okay, STRONG! Diba, tinuturo sa'yo yung perseverance. Ano ba yung perseverance? Na magpursige. Lumaban pa rin, ilaban pa rin, maging mas matatag, yung ganun. So, kahit pa paano, kahit nakakainis na may pinagdadaanan ka mga pagsubok, maliit man o malaki, blessed pa rin in a way kasi walang talo. Kasi nga, ang may tinuturo talaga sa'yo. Ang simple ng example na walang ka ng 21,000, pero ang tinuturo sa'yo, minsan, huwag kang patanga-tanga. Diba? Huwag kang basta-bastang, be careful with your things. Correct. Isa pang tinuturo nun na mga kabisyo, diba? May option tayo palagi. Sa true. Diba? Always a choice. Yes. You have the option na malungkot buong maghapon, dalhin hanggang kinabukasan yung pagkawala ng 50 o 100 pesos mo, and you also have the option to move forward. Yan. At humanap ng panibagong 100. Correct. Ng panibagong 20 at 50 na nawala. Ito nga, ito recent na realize ko lang na sa whole time na bumalik tayo dito sa opisina, tas meron akong office partner, mga 4 na beses na ako nabasagan ng something sa office eh. Oh, may mga nababasag talaga. May mga itlog. May ulo. May nabasag na po na ulo dyan. Sasabihin ko sana, ilang bungo na yung nabasag dyan. Mga 3 lang, di ba? Mga 4 na beses na nabasagan yung office na yan eh. Okay. Tapos kagabi lang meron. Meron lang na meron siya. Sino meron. Malikot dyan? Actually, inisip ko nga, malikot ba yung mga tao? Or hindi lang nakapwesto ng tama yung mga gamit. Okay, diba? Okay. So, kumbaga parang, in a way, malulungkot ka kasi bakit nabasag? Eh, hindi naman mura yung gamit. O kaya, sayang din, diba? Bibili ulit, mag-iipon ulit para makabili, ganun. Pero ang lesson na makukuha ulit is, baka kailangan yung mga talagang babasagin, ilalagay mo. Diba? Pag nakakabasag yung mga anak po natin, diba? Bakit lagi at paulit-ulit? Eh, dapat siguro dun sa isang lugar na hindi maaabot. Yung hindi basta mababasag. Yung mga ganun, yung mga simpleng ganyan na akala natin walang itinuturo pero meron palang itinuturong lesson. Yes. At paulit-ulit na mangyayari hanggat hindi mo natututunan yung lesson mo. Tama. Oo. So itatabi ko na yung mga babasagin dyan partner. Kasi pang-4 na beses nakagabo. Kagabi. Usipin mo yun, no? O di kaya naman talagang sadyang clumsy yung mga tao. Di ba yung mga gumagalawan dito, mga pangsalaulaan. Pwede diba? Din. No. So pagka ganun, ang lesson naman dun, itali mo na isa-isa. Pwede din. Pero mas madali yung itabi ko na lang yung babasagin, di ba? Kasi itali ko yung mga tao. Yung magulat kami lahat. Oh, bakit mga tali sila? Yung mga lubid ang kamay nila. Bakit may mga tali sila? Clumsy daw, sabi ni Chuper. So mayon, yun yung we learn lessons every day. Yes, meron tayong napipick up mula lessons mula sa mga kasyungahan natin, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, at wag nating kakalimutan yung lessons. I-pick up yung lessons, 'di ba? Totoo yun. Tapos katulad nga ng sinabi din natin, choose your battles. Wag ka nang pumatol sa mga hindi naman dapat patulan. Yung mga halimbawa, ito, 'di ba nag-leave ka 2 weeks? Tapos, 'di ba nag-ano naman tayo, hanapin ko yun, sana makita ko. May ano tayo, di ba, may, anong tawag dito, lagi tayong nagpo-post every now and then ng quote, quotable quote mula sa ating podcast. Tapos pinopost siya sa Chris Chuper page, sa Nicole Yala page, saka sa Tambalan page. Tapos meron kang sinabi doon na quotable quote, hindi naman siya tungkol sa iyo, tungkol siya sa tambalanisa natin sa podcast. Okay. Napin ko ha, para mas maintindihan natin itong kwento ko. Tapos, hindi ko naman nabasa yung quote na yun eh. Nakita ko lang, nagdo-notive sa akin. Tapos ang mga notive ko, sana po gumaling na po si Chuper. Yung mga ganun parang, nakakalungkot naman po yung nangyari kay Chuper. Sabi ko, bakit ganun yung mga notive sayang, na nag-appear? Sayang, hindi ko nabasa. Kailan na nangyari to? Naka-leave ka, partner. Okay, so, okay.
Hindi ko ano eh, ano naman yung internet natin, nakakasuka. Hindi ko ma-open. So, ano yung, ano yung lesson natin? Ano yung na-pick up? Oo, so mas madaling salita, parang hindi nag-get. Okay, hindi gagad nagigets ng mga tao yung mga naka-post. Kaya wag ka na lang mainis o magalit. Kasi ako para na-stress ako kasi ayoko ng mga ganong ano po. Hindi, tas ang nakalagay pa doon, parang nakakalungkot naman po, wala ng tambalan. Mga ganon, sabi ko, saan ang galing? para naalala ko na nga parang yan. Ganon. Tapos so, sabi ko talaga doon sa thread, saan yung po pinagkukuha yung mga pinagsasabi po ninyo? So, ang lesson na sinasabi ko doon, pwede ako mainis na parang tulang ko isa-isa na parang bakit hindi niyo nagigets? Ano ba? Parang ganun. O pwedeng pagtawanan ko na lang. Okay. Pwedeng pagtawanan lang, 'di ba? At pag sabihin na talaga nakakatawa talaga yung mga tao, hindi nila nagigets minsan yung mga caption. Like nung isang beses, sinulat ko lang ay nag-caption ko, nag-selfie ako, tapos nakalagay doon parang 43 na laging nagsi-selfie feeling Gen Z. Okay. Yung sabi ko, tapos partner, sa ilalim partner, happy birthday. Ang dami nag-happy birthday sa akin. Sabi ko, sino pong may birthday? Tapos sabi nila, ikaw po. So, pwede kang mainis na parang ano ba, bakit, saan nyo naman nakuha yung idea, di ba, na birthday ko, porque yun yung caption ko, sinilagay ko lang 43, birthday ko na agad, di ba, 43 na feeling Gen Z, yun yung sinabi ko eh, parang ganun. Ibig sabihin birthday? So, in on bad days, pwedeng mairita ka, magalit ka na parang ano ba, hindi na, ano, saan ang, di ba, or... Pwedeng ma-pick up mo dun, pagtawanan mo na lang. Pwedeng it's not a battle that you will fight na parang itutuon ko yung galit ko, yung inis ko para ipaintindi sa kanila na hindi ko birthday today. Mm-mm. Bakit? Para saan? Diba? Agree. Yun yung sinasabi ko, partner. Tama yun. Or pwede mo rin namang tingnan sa aspeto na totoo, no? Na ang tao talaga, we differ in in perspectives. Totoo. I mean, iba-iba talaga. On how we look at things. Totoo yun. Iba-iba talaga tayo ng ano, ng mga, kung paano natin talaga tinitingnan yung mga bagay-bagay. Kasi may mga taong pwedeng inusisa, inimbestigahan kung ano yung nakita nila, napanood nila. At merong iba naman, talagang naging mababaw lang yung pagtingin doon sa nakita o sa napanood. Hindi masyadong, ito na partner. Ang sabi mo dito, ang laki ng inspirasyon na iiwan mo sa tambalan at sa lahat naman na nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng mga kapwa mo, tambalanisa, sobrang inspiring ng kwento mo. Saan doon yung may sakit ka? Saan doon yung wala ng tambalan? Oo nga! Parang inawin may nagpaalam eh, gano'n. Namin. Ito, hindi namin makakalimutan na minsan may isang Christopher na nagpasaya sa umaga namin. Kung asan ka man ngayon, sana maging mapayapa at masaya ka, Lord. Yung isang aga mo namang lumisan, mamimiss ka namin. Nakakatakot naman. Nakakatawa. Grabacious. Pero ang konteksto ato, talaga niyan. Hala, nakakalungkot naman po kung aalis na si Christopher sa tambalan. Saan part dun? O ulitin ko, babasahin ko ha. Ang sabi ni Chris, and this is based on quotable quote to na sinasabi namin sa isang tambalanisa sa podcast. Yan. So, base sa, na, sa kwento ha? Base sa kwento. Oo. Tapos nakalagay yan sa ilalim, listen on Spotify. Oo. So ibig sabihin, para mas mapakinggan mo yung buong episode, eto nasa Spotify siya. Yes. May link. Pwede mong i-click. Para malaman nyo pong buhay pa po si Chopper. O ulitin ko, partner, ha? Ang laki ng inspirasyon na iiwan mo sa tambalan. Siguro kasi yun lang yun. Kasi iiwan na, eh. Oo. Yun yung ano nila, parang na-pick up. Yan. At sa lahat naman yung kinig sa atin ngayon, sa lahat ng mga kapwa mo tabalinisa, sobrang inspiring ng kwento mo. Nakakatawa talaga. Ngayon ko lang nabasa yung ano, ang aga mo namang lumisa. Mamimiss kita, Lods. Nakakaloka. Iba. Nakakatakot naman mag-isip yung ano, yung mga tao. Na parang nakitaan mo kaagad na kamatayan. Kaya nga. Uy, ito, yung isa naman, hindi naman kamatayan. Sabi niya lang, get well soon po, Chris Chuper. Sabay-sabay po natin ipanalangin ang agarang paggaling ng ating kapatid na si Chris Chuper. Kapit lang po may awa ang Diyos. Ha? Bakit po aalis na po ba si Sir Chris Chuper sa tambalan? OMG, wag naman po sana. Paano na ang good morning ko pag wala ng tambalan? Yung isa, simpleng-simple, paalam Chris Chuper. Oh my gosh! Nakakatakot. Hindi ko kaya yung mga ganito. Huwag natin pag-usapan to. Hindi maganda. Itigil na natin ito. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala.
Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Hello. Ano pong plano this weekend? Sama naman dyan. Sama naman please. Uy, para sa lahat ng mga tambalanisa natin na taga Ilocos Sur. Yan. Mm. Pupunta kami dyan next weekend. Yay! Ready nang magtinda si Nicole Yala na mga, ano yun? Panderegla. Benta ko yan. Hindi. 350. 10 piraso. Ah, pwede, pwede. Mm-hmm. Ako, pandikoko naman yun sa akin, partner. Akala ko putok yung sayo. Hindi, naumay na nga. Nalugi na nga yung negosyo na yun. Nalugi yung putok. Sabi kasi ng mga suki ko, meron na rin kami yan. Kala mo, ikaw lang may putok. Kami din meron. Meron na kami niya, umay na kami, sabi nila. Sa sabi true. Sabi nalugi na wala nang tumatangkilik ng business ko. So, yung. O, basta ako, pandiregla, bata pa naman ako. Pandiregla, bata pa naman ako. Ang pinagsasabi mo, Nicole. Well, I hope at maging bongga po ang inyong weekend. Magpahinga, mag-stretching, makakita yes. ng ibang tanawin, maglakad-lakad, yan. Yung mga bagay na magpapahappy po sa inyo para Totoo. Pagdating ng Lunes hanggang Biyernes ulit, meron kang baon. Correct. Diba? Meron kang babaunin. Yan. Ano ba, maliban sa trabaho, syempre, ano yung nagbibigay sa iyo ng, quality of life? Pagkain. Partner? Pagkain. Totoo yun, di ba? Pagkain talaga, halata naman. Ide-deny ko pa ba yan? Tsaka yung pagrampa sa kung saan-saan. Kahit totoo yun, nakakabuhay din yun. At hindi necessarily kailangang malayo, mamahalin, hindi. Yes. Pwedeng ang lapit lang. Di ba nga nung pandemic, nung kasagsagan, sa amin big deal na pupunta kami ng 7-Eleven eh. Alam mo yun, parang ito na yun. Sama-sama pa kami, kompletong family, maglalak ng bahay. Bakit pupunta ng 7-Eleven? Kasi nga, yung mga ganyan, yung what will make you happy, does it not necessarily mean na it has to be expensive, yes. it has to be far, Mm-mm. Diba? Pwedeng ang simpleng simpleng lalakad ka lang dun sa kaibigan mo, kakain ka ng sopas, 'di ba? Yung mga ganyan. Ka doon. Sa true. Totoo 'yun na hindi naman totoo 'yun. Kahit hindi mo i-complicate ang buhay-buhay, mm-hmm. ang mga Tama. Bagay-bagay. Totoo, nababurnout tayo sa work, nababurnout tayo sa mga routine na ginagawa natin. 'Di ba? And normally kapag weekend, humahanap talaga tayo ng pambalanse, true. Pambasag. Correct. And tama 'yung sinasabi ng tambalan, hindi mo kailangan gumastos na malaki, pumunta kung saan-saan mm-hmm. para mahanap 'yung kalidad ng buhay. Yep. Na sinasabi para ma-recharge or mag-unwind or hanap ng kung ano pa man, 'di ba, nakulang sa buhay mo. Siyempre sinasabi namin ito kasi kami yung mga walang budget, 'di ba? Pero kung may budget ka, hindi punta ka rin ng Ilocos, correct, kita tayo. Diba? Diba? Rampa-rampa ka rin doon. Sa kung saan-saan, 'di ba? Para makakita ng iba't ibang tanawin. Oh, betterer 'yon. Sama niyo kami pag ganun. Sa true, 'di ba? Oh, ayan. So magkita-kita po tayo. Naayos lang ang mga detalye bago namin i-announce. Ng tuluyan, pero papunta kaming vegan. Yan. Oo, oh, yung hindi na daw pala tayo. Tayo, tapos announce tayo announce. Hindi naman pala tayo. Bakit bawal pa pumuntang vegan? Hindi naman bawal ah. ayan. So, antabayan na natin ang susunod na kabanata. Ano bang mayroon doon? Kanawidan Festival. Ayun. I think ongoing yung pista nila eh. Nakita ko na meron silang Miss Ilocos Sur. Ooh. Yung mga ganun, may mga ganyan. Alam mo kaya pala ganyan yung suotan mo, no? Medyo bakit? In preparation. Hindi, normal. Regular to sa akin. Nagugulat-gulat ka pa talaga sa mga papalikpik ko, ha? Bakit ka nagugulat? Alam mo naman na simula na na-discover ko yung galing na
ng likhang Pilipino. Mm-mm. Sinusuportahan ko na yung mga local na products. Kaya kung mapapansin mo, minsan hindi naman linggo ng wika, naka-Filipiniana ako. Alam mo yun? Mga ganun. So ito mga ginawa to. Alam ko, ginawa itong mga patela na ito ng mga tambalanista natin sa Ilocos. Mga katutubo, yan ang Ilocos. Oh, yan. Maganda yun. Tama din naman yun, suportahan ng lokal. Yes. Diba? Actually, yung pagpamemiesta natin, mm-hmm, pagpunta sa mga so, mga pag-support probinsya. Yun eh. Pag-support yun sa tourism, yes, pag-support sa mga local products. Kaya ako, noon pa man, sinusuportan ko na ang local. Hindi ako jumawa ng foreigner. Dito lang tayo sa Pinas, madami naman. Charin. Oh, anyways, it's a Friday today. Ano ngayon kung Friday? Pag Friday, walang kwento na may wagang Burnay. Mm-hmm. So wala din tayong tatawagan? Wala din. Kasi naman yung mga tatawagan natin, mga ano eh, parang ayaw na nila magpatawag. Natatakot na sa tambalan. Oo, sabi niya, binubudol niyo naman kami. Natakot mabudol, di ba? Eh, kami naman, hindi naman po kami nabubudol. Wala namang pamimilit na wala mangyayari. Wala naman ganun na. Walang, wala naman. Pero kapag mali kayo na pagkakaintindi. Mali, pero pag syempre nakikita namin nakaluluwag-luwag, eh, naglalambing kami. Iba yung budol sa lambing. Charet! O maglaro tayo, party. Ang tagal na natin hindi nalalaro tong pabibuhan. Hala ko ba habulan saksak? Eh, wag na ready lang. Ready na yung kutsilyo ko. Wag na. Hindi magandang laro. Ayoko na habulan saksak. Saan mo nang galing yun, di ba? Ayoko sa'yo. Hindi maganda impluensya sa mga bata yun. Laro tayo habulan saksak. Hindi, ewan ko. Hindi ko yan minilaro ng bata kami kasi syempre naman, di ba? Ang sama. Eh, bahay-bahayan kasi yung paborito mo noon. Hindi, habulan halik. Ang gagawin ko ganito. Ang gagawin ko ganito nung bata ako para makakuha ng halik sa mga kalaro ko. Di ba may ganito? Mas malala ka pala eh. Hindi, dati sasabihin ko, habulin siguro, mo ako, habulin hindi, mo. Hindi, ganon. Ganyan. Ang linyahan ko talaga dati, weh, sabi nila bakla ka daw eh. Para ano, dekada 80, ganyan. At 80, o, dekada 80, sasabihin niyo, di ako bakla, likang oh, pakita dyan eh. Tapos ako naman, tagal. Bumabalandra na. Ang tagal na, men. Pero yun, mga para-para, isyong si Boyer. Oh, sige nga, umpisahan natin. Tayo lang talaga, wala tayong mga ano. Huwag ka na. Magtawag tayo. Tawagin mo nga si Kuya Guard, si Ate Daisy, naka-duty. Kaya na magtawag. Wala naman silang mapapala, wala naman itong premyo. Okay. Sabi ko, dami 60 na nito. Minsan yung parking ko, layo-layo talaga. Nabayad ako 60, layo-layo ng parking ko. Anyways, okay, go G. Okay, unang category. Okay, unang category. Ay, teka, ano tayo, nag-ready ako ng background music. Eh. Magbigay ng, ano to? Magbigay ng ulam. Anong klaseng ulam? Ulam. Ulam. Naku, hindi tayo matatapos ito, boy. Pagkain mo inumpisahan, kami pa ba? Kami pa ba? Sinabi ni Chupel, ano nagpapahapi sa amin? Paasabi namin pagkain. Oh. Gawin nating ano, ulam na, o kaya pagkain. Na? Nagsisimula. Sa? Letrang, ikaw na magbigay. Letrang T. T, okay. Pagkain kahit ano? Pagkain, okay, go. Okay. Ba't naisip ko Tansan? Ba't nakaisip ako ng Tansan? Okay, go. Ako ba muna? Hindi. Yung guard. Si Ate Daisy. Ba't di ba tayo magbabato-ba topic? Ah, sige. Bato-ba topic. Yung nag-iisip na pala. Yung pinapahaba lang. Bato-ba topic. Bali, ang game po namin ngayon, bato-ba topic talaga. Bato-ba topic. Bato-ba topic. Okay. So, mauna ako. Mauna ka. Hindi ko na lang ang saysay na itong bato-ba topic natin ito. Para saan yung bato-ba topic? Ewan ko rin. Nag-decide din ako na, mauna. Ang dami mong iniisip ha. Pagkain okay. Na nagsisimula sa letrang P. Okay. Turon. Tawilis. Tamales. Five. Torta. Five. Talong. Sasabihin ko sana, five. Tinigang. Four. Wait lang. Sandali 5 seconds lang, Kuya Boyet. Three. Oh, tempura. Oh. Okay. Bato-ba topic tayo? Okay. Five. Four. Tipaklong. Tipaklong. Ay, nakakain sa China, pumunta ka. Okay, kinakain yun, di ba? Talangka. Okay. Five. Four. Tinga. Three. Okay. Hindi mo kinaan yung tinga? Hindi mo kinakain ko yun one. Diba? Wale. Oh? And bakit? Wale. Diba, iniinom ba yung tinga? Kinakain yun, diba? Ay, ikaw yun. Hindi pang kalahatan yan. Wala nga amin. Wala nga amin.
Hindi, wala. 1-0. Okay. Sige na nga. 1-0. Next category. Okay. Magbigay ng, ano to? Nang, ito na, ayoko yan eh. City sa Metro Manila. O sabi, hindi tayo magaling sa ano yan, geography. Sige, game. Ang sining kasaysayan at musika. Oo nga eh. Alam lang natin talaga eh, mga... Pagkain. Hindi, Marites. Mga latest, di ba? Okay, game. Bato-bato topic ba ulit? Oo, kung sinong talo siya una. Okay. Bato, bato, pick. Oh, una ka. Mauna ako. Ay, ko'y panalo, ikaw yung mauna. Tumigil ka. Ang dami mong sinasabi. Oh, ano go. Ba anong category ulit? City, mga city sa Manila. Oh. Okay, Pasay. Las Piñas. Makati. Parañaque. Valenzuela. Caloocan. Mandaluyong. Quezon City. Pasig. Five. Four. Caloocan. Sinabi ko na ba yung Caloocan? Tapos na ba yung Caloocan? Tapos na ano? Three. Ano? Ay, syempre. Two. Ano? One. Okay. Awalay na. One all. Okay. Nakaka-pressure yung background music mo? Para may lalabas sa mga dancer? Sayawan muna tayo. Okay, game. Okay. One all. Best of three. Okay, sige, game. Parang kung pagdating yung yellow. Ano ba yung yellow? Tingnan natin. Office mate names. Oh my gosh! Okay, maliban sa mga DJs, ha? Hindi, kasama na DJ para may mga masagot naman tayo. Okay, game. Names ng office mates. Full name, ha? Charot! Hello? Bato, pick! Bato, pick! Oh. Mauna ka. Oh, ikaw na mauna. Yung bali wala talaga yung nagbabato-topic pa tayo. Oh. Complete name talaga, first name or last name or alias? Oo, basta kilala mo ha, kilala ko din. Kasi okay. Paano ko malalaman kilala? Din. Carl. Belmar. Jerome. Boyet. Lian. Angel. Five. Glenn. Marvin. Five. Ed. Paulo. Jojo. Pwede ba yung ex na din at mga former office mates? Quintess. Okay, Mitzi. Si Troika. Aryan. Ian. Karen. Jeline. Dalawa yung Karen, isa pang Karen with a C. Pambira. Yung isa kasi K. Oh, sige. Oh, so Seiya. Okay. Five. Aryan. Four, tapos sa Aryan. Three. Jomel. Two. Sino si Jomel? Yung dati nating ano yung nasagasaan dito sa may harapan. Yung sumabit sa bike. Hindi mo kilala yun na late ka. Sino may ganun ba? May ganun ba? Oh, hindi mo kilala yun. Okay. Check mo sa HR. Meron. Okay, nakalista fine. Pa yun dati. Jomel. Jomar. Okay, Jojo. Harold. Nasabi mo na yung Jojo. Oops. Ay, dalawa kayo yung Jojo. Okay. Isang engineer natin, siya kadati nating boss. Wale. Oh, nasa Love Radio pa yun si Sir Jojo. Ah. Ayaw. Di ba Sir Jojo ng Love Radio Naga at Palawan? 2-0. Next category. Bago maubos yung oras natin. Last. Best of three. Okay, game. Okay. Chismis. Oh, God. Chismis sa office. Chismis panalo ka na. Maglalaman pa ba tayo? Maglalaban pa ba tayo? Oh, hindi na kami maglalaban. Alam ko na, kasi si Chopper hindi niyan maalam sa mga chismis sa office. Oo nga. Dingin ako pagdating sa chismis. Wala siyang pake. Ako naman may pake alam ako, basta affected yung ano. Affected yung best of two na lang pala talaga. Oh, papago-bago talaga. Alam mo, minsan gawin natin yung ano, yung nakita ko yung ginawa ni... Ano yun, ni Tanya Chinita tsaka ni Uncle Dagol? Alin? Yung alphabet challenge. Pili okay. Ko bagay yun sa atin eh. Ano yung gagawin sa alphabet? Magka-create ka lang ng story. Magka-create ka lang ng story using the letters of the alphabet. Okay. Oo. So, pwede. Pwede ba? Nagawa natin yun dati. Umpisahan na ba natin today? Hindi. Next Friday na. Para may gagawin na tayo next Friday. May isipin tayo. Oo. Panalo ka na naman. Bakit na naman? Morites pa lang ah. Ano ka, lamado ka na eh. Kwento lang yun. Magkwento ka din.
Ano, hindi ka naman tatagal na 19 years kung hindi ka rin makwento. Tigilan mo nga ako. Well, ang hope po namin eh, kayo po ay masaya. Yes. Gawa kayo ng paraan, ang dami paraan para mag-enjoy. Yung mga ganyan 5-minute na ano na games. Pwede yan. Di ba, yung mga ganun sa halip na, alam mo, sa opisina, parang nasa stress na kayo. Ang dami yung ginagawa. Parang sobrang daming kailangan tapusin ngayong Friday na ito. Take a break. Sayaw-sayaw lang. Play a game. Chill-chill. Zumba-zumba. Yan. Alug-alug. Yan. Alug-alug. Mga para-paraan to be happy, di ba? Yes. Know your happy triggers. Have a great weekend, mga tambalanista. Ingat po tayong lahat. Bye.